Nandito na naman tayo sa daan, mga kabadyak. Ganda ng place dito, mga kabadyak. Grabe. Yan. Bisikleta na naman kami. Lupet. Ganda ng paligid dito, mga kabadyak. So ngayon mga kapadyak, level 1 assist lang yung ginagamit ko palagi. Tapos ang tekniko na lang, nagtatrattle na lang ako para halimbawa kung mapag-iiwanan ako ng ano, mga kasama, para maragdagan ng konti yung assist. Meron po siguro nagtataka sa inyo mga kapadyak na ano, bakit level 1 assist lang yung ginagamit ko dito sa mga ride namin. Kasi para sa akin mga kapadyak, chill ride lang kasi itong ginagawa namin. Tapos ano, gusto ko talaga na gumagana rin yung katawan ko, hindi lang yung puro motor. Yung tipong pinapawisan tayo mga kapadyak, yan yung pinakamasarap na ano, na pakiramdam sa ride. Ganda ng lugar dito mga kapadyak, dito. Ayan, ihinto muna kami ng konti mga kapadyak kasi nga ano, malambot yung gulong magkasama namin. So ayan mga kapadyak, nakaka 8.4 kilometers pala tayo ngayon. Malayo-layo pa. Sarap magbike ngayon mga kapadyak, grabe. Saktong-sakto lang yung init. Tingnan nyo yung mountain doon na. Pure na bato yan mga kapadyak, tingnan nyo. Ikita nyo ba yan sa camera? Yan o. Maganda o. Lupit. Tingnan nyo naman mga kapadyak. Ganda ng view dito. Panalo talaga magbike. Lamig dito mga kapadyak, pagitan ng mga bato na yan, no? Tapos medyo makulimlim. Ayan, naririnig nyo ba yung mga gulong nila mga kapadyak? Grabe, napakaingay. Yung sa akin hindi nyo maririnig kasi nga no, Supermoto X yung gamit ko, napakaganda pang ano talaga, pang kalsada talaga to. Ang daming nagbike ngayon mga kapadyak, grabe. Ayun, nakikita nyo yung mga nasa harapan na yan na nagbike. Kaya lang ang kapangitan sa ginamit nila mga kapadyak, kasi mga European yung bike nila, so may limit na 25 yan kilometers per hour. So kailangan naming anuhan. Pero dito mga kapadyak sa Norway, ang pinaka ano talaga dito, ang rules talaga ay ano, 25 kilometers per hour lang talaga yung max na speed ng ano, pagka gumagamit ka ng e-bike. Kaya lang dito na ano, sa mga ganitong place naman, mga hindi masyadong kasagsara ng mga tao, nagbabike kami dito lang aron, mga 30, 40 ganyan. Pero syempre, sariling ingat na lang talaga, tapos huwag mo na huwag talagang gagawin yun sa ano, sa halimbawa yung matao sa mga town ganyan. Kasi nga ano, may mga nagre-reklamo. Grabe mga kapadyak, napakaganda ng lugar nila dito. Napakalinis, tapos ano, napakapayapa ano, sa pakiramdam. Okay na okay, tapos napakalinis ng hangin, ganyan, ang sarap talaga ano, mag-bike-bike dito. Pero dito mga kapadyak, medyo boring tumira dito, tingin ko lang, lalo na sa winter dito sa amin. Kasi nga, napakaraming snow, mga ice ganyan, so hindi bagay na atiran to. Napakaganda talaga ng e-bike mga kapadyak, kasi nga ano, ang laking tulong nito, lalo na dito sa mga pares na mga ano, mga matatanda na nadadaanan natin, na medyo ano, nahihirapan na sana silang mag-bike kung normal na bike pa. Pero dahil sa e-bike ayon, na ibabalik nila yung ano, yung mga dati nilang ginagawa na nakakaya pa nila mag-bike. So sobrang okay talaga. Ano, nakakatawa lang tingnan na nakakapag-bike pa rin sila kasi nga may ano, may motor yung ano nila ginagamit. So okay talaga. So ayan mga kapadyak, tulad ng sinabi ko sa inyo, yung mga ano, yung mga motor na tulad ng Shimano, Yamaha, Bros o Bosch,
Ayan, yung mga ganyan mga kapadyak, yung mga hindi naman sila European talaga na ano, iba dyan German saka sa ibang lugar galing. Pero yung mga ganyan, ang problema sa mga motor na ganyan mga kapadyak, kalimitan talaga, meron silang ano, speed limit na 25 kilometers per hour. Kaya ano, medyo boring talaga siyang gamitin sa mga ganitong ano, long ride. Pero yung mga ganon mga kapadyak, kasi kalimitan ng mga motor na ganon, ang maganda ron, mga torque sensor yun mga kapadyak. So sakto-sakto talaga yan sa ano. Halimbawa yung nagbabike ka sa loob ng ano, ng forest, ganyan yung mga technical na climb. Ayan, maganda-maganda yung mga ano, yung mga torque sensor mga kapadyak, sakto-sakto yun. Kundi man yung mga city riding, ganyan, yung hindi mo kailangan magpabilis. So okay na okay talaga. Pero sa ganito mga kapadyak, boring na gamitin yun. Kasi yung ano, yung kasama ko ditong isa sa una, ganun yung gamit niya, Bosch na ano, na motor. Medyo ano, ayun, nag, ano, na namimiss niya yung ano, yung speed mga kapadyak na mabilis. Pero sobrang okay yun sa ano, sa loob ng kagubatan. Napakaganda. So eto mga ginagamit namin mga kapadyak, lahat ito mga ano, mga DIY, o yung kami lang yung nag-build na ano, o nagkabit ng motor dun sa ano, sa mga bike namin. Etong ginagamit ko nga po pala, ano, BBS HD na 1000 watts na mid-drive. Yung isa rin, yung naka-green ng jacket na yun, ano, ginagamit din niya, pares ng motor na ginagamit ko. Tapos yung sa isa naman, yung nasa kaliwa, ano, ang ginagamit niya, ano, half motor na, ano, na direct drive na 3000 watts. Tapos, ano, yung battery niya, ano, 72 volts. So, napakalakas niya, mga kapadyak. Napakalakas na makabilis. Kaya nga ano mga kapadyak, abangan nyo mamaya sa ano, sa endang video namin, kasi ano, susubukan namin mag top speed mamaya. Kaya nga para makita namin kung ano, halimbawa sa mid drive ganyan, tapos dun sa hub motor, kung ano ba talaga yung top speed sa motor namin. So ayan mga kapadyak, ewan ko lang kung ano, nakikita nyo ba dito sa screen, pero ang assist lang na ginagamit ko dito ay ano, level 1 lang palagi ginagamit ko, tapos palagi ako nagtatrottle. So titingnan ko yung ano, yung capacity nitong battery, kung gano'n na naman kalayo, kasi ang tagal ko na hindi nag ano, nagbike. Kasi mga kapadyak, yung level 1 na assist nito mga nasa 250 to 300 lang na watts. So sakto-sakto yun sa touring lang, parehas ang ginagawa namin ngayon. Medyo paahon lang ng konti, tatrottle ko na lang, kasi nga yung trottle mga kapadyak, mas malakas yung ano niya, yung hatak niya kaysa rin sa pedal assist. Pero level 1 pa rin yung ginagamit ko. Nagle-level 2 lang ako pagka yung talagang medyo ano na, matarek. Kasi gusto ko rin yung ano mga kapadyak, yung napapawisan ako, hindi lang yung puro engine lang yung gumagana, di ba? Kailangan papawis din. Meron pang maliit na ano dito, parang chapel na maliit. Sa mga ganitong lugar nga po pala dito sa Norway mga kapadyak, ano, minsan nakakalungkot kasi ano, parang namimiss ko yung ano, yung lugar sa Pilipinas, kasi nga parang naalala ko yung lugar sa ano, sa Baguio, ganyan. Maraming ano, mga pine trees ano, sa ano, paligid. So ginagawa ko na mga kapadyak, palagi ako nanonood ng mga video sa YouTube, yung mga nagtuturing sila papuntang Baguio, ganyan. Kaya lang napapansin ko nga mga kapadyak, ang mga kalimitang ginagamit nila yung mga scooter, yung mga tulad ng ano, EDV-160 na Honda, Yamaha Aerox, o yung NMAX, ganyan. Hindi naman ako mahilig sa mga ganyan, mga scooter, pero nakakaaliw tingnan mga kapadyak, nakakaingit. Lalo na nakikita ko sila na ano, na grupo-grupo, ayan, sobrang nakakaaliw. So sayang mga kapadyak, no? Kung sa ano, Pilipinas lang talaga ako nakatira, siguro bibili rin ako ng mga scooter na ganyan, tapos ano, maglilibot papunta ng Baguio. Ganda rito, oh. Lupit. Oh, wala ko kita sa dalan. Ako po. Grabe yung loob ng tunnel na yun, mga kapadyak. Wala kami makakita dun sa daan. Pero siguro dito sa camera, nakikita nyo yung lupa. Pero kung hindi.
Nindu talaga na. Okay, mag picture nga tagamay. Stop, sa pabil. Di ba nindot? Ha? Oh. Yate. Yan, picture muna tayo dito. Mga kapadyak, grabe, napakaganda ng lugar. Tingnan nyo naman mga kapadyak. Putik, napakaganda ng view dito. Ayan. Ayan, tingnan nyo naman mga ano. Mga tubig, tapos purong mga bato dito. Napakaganda, tapos hanggang doon may mga naliligo. Napaka ganda ng place. First time ko nakapunta dito sa ano na to. Nakahinto. Ito nga pala yung mga bike namin. Tingnan nyo mga padyak. Hanggang dito pala yan, no? Yung mga ano, para napakaganda. Lupit. Ayan o. Daming naliligo ngayon kasi nga ano, summer na dito. Ganda, no? Sarap na maligo. So ngayon, 25.5 na mga padyak yung kilometers natin na natakbo. Medyo maikli pa rin. Nakaka-relax talaga tong lugar na to mga kapadyak. Grabe kung ano, kung malapit lang to sa amin, ano, sarap saan mag-camping dito. Dito na kami. Yan, so nandito na kami sa destination mga kapadyak. Ganda ng paligid dito. Ayan yung mga bike namin. Tapos meron pang ano dito, may bridge pa dito, napakaganda. Ano? Naman. Tapos doon yung magandang part mga kapadyak na ano, yung maraming naliligo kasi nandun yung pinakaliguan talaga, pero dito okay din, daming sakyan. Tapos ano, ano, ganda, summer na summer talaga. Tapos yung bundok na yun, grabe, ano yan mga kapadyak, purong bato yan. Kung nakikita nyo ito, yung mga nandyan, ito rin. Kasi lahat ng mga bundok dito halos puro mga ganyan, mga bato talaga. Ano? Lupit. Paganda. So ayun mga kapadyak, grabe, sulit na sulit yung ano namin, yung pagbabike namin dito, yung biyahe. Ano? Init ang panahon, tapos ganda ng tanawin. So ngayon mga kapadyak, nagpark na kami dito sa ano? Dito, para ano, kakain na kami ng kwan. Merienda, kasi nga nakagutom din. Ito yung ano, yung pinaka tulay mga kapadyak, lupit, ganda. So ayun, busog na mga kapadyak, grabe, papaano na kami, papabalik na kami ron sa sasakyan, pauwi na. Ganda oh. Lupit. Yata mo lagi. Nakita ko na dunggan ba dito. So kung mapapauwi na kami mga kapadyak, ang ginagamit ko na assist ngayon ay level 2 na. So yung takbuhan namin ngayon mga nasa 30-40 ganyan. Ano mga kapadyak, tingnan nyo naman. Lupit. Ganda o. Oh.
Grabe mga kapadyak, sayang na ano kanina. Hindi namin na video yung ano kasi ako sinubukan ko yung top speed nitong ano ng DBS-HD ko tapos yung 3000 watts na hub motor. Lang ya yung hub motor mga kapadyak parang rocket. Ang max na speed na naabot ko dito 60.2 kilometers per hour. So mabilis na yun. Pero yung sa kanya 68.8 halo 69. Mamaya papakita ko sa inyo yung screen mga kapadyak. Sayang nga hindi ko na video. Kasi nga biglaan lang kami na gano'n, mabilis. Ganda. Ano pa dapat? Ano ko dito ba? Di ba ikapon? Oh. So ayan, nandito na kami sa sasakyan mga kapadyak. So ang gagawin namin, kakaragan na namin yung mga bike tapos uwi na. Ano ka? Ito po yung top speed ng ano BBS HD ko. Ayan o, 60.2. Asa yung top speed mo sa ano? Tapos ito naman yung top speed ng ano hub motor. Grabe, 68.8. Bilis talaga ng hub motor mga kapadyak. Grabe, walang pag-asa yung ano mid motor.